Magandang araw sa ating lahat, guys. Good day to all of you. Meron tayong Mercedes ngayon, G45 from US. Meron siyang concern na sa auxiliary battery na umiilaw sa dashboard or sa engine light. There's a light on dashboard, so I will show you. So this one, guys, auxiliary battery malfunction. So ito yung concern ng customer. So titingnan natin kung anong DTC niya ngayon, ha. So ano po ba ang mga hawak-hawak ng ano ng auxiliary battery na to? Ito yung sa lahat ng body. Kasama na rin dito yung ano niya, yung sa transmission. Yan yung mga kinokontrol niya, yung mga body. Makikita natin ang DTC niyan sa body control module. So, okay, tingnan natin. So ito mga to dahil yan sa ano, sa battery, sa auxiliary battery niya, mag-iilawan yung mga yan. So tingnan natin kung saan yung you know, the power supply is too low. Yan, nanggaling din sa ano yan. Yan, nanggaling din sa auxiliary battery yung ano yan. So ito yung mga yan, yun yung ano niya, yung DTC niya. Component APT26 additional battery is faulty. So yan po yung DTC niya. So titignan natin ngayon kung saan yung battery at saka papalitan natin. So I will show you guys first the location of the battery from the passenger side. So GLA 45, this Mercedes. So the passenger side here, under of the console box. And then you will push like this one, like this. See, guys. So it's here. So guys, so you can put like this. And this one too. See.
all the air side. So we'll rip up now, guys. Pagilihan natin. Titin natin kung ano yung magiging resulta. Pag-pinalitan natin to. So, sorry guys kung nagtataglish ako. Kasi minsan kasi may mga nagre-request sa channel natin na magsalita daw ako ng English. So, tinatry ko magsalita ng English kahit barok-barok yung English. Kasi medyo mahirap ang English. Okay, natanggal na natin. So, ito po yung bago. So, luma. Ito yung bago. Tingnan natin ito. So, tingnan natin yung bago. I'll fix now the new one. So I'll fix this one first. This indicator. Then, kung nagkabit tayo, tanggalin po natin ito positive. We'll put the positive first for safety purposes. So now, secondly, it's negative side. It's very easy to remove this one. Ready to fix. So now we'll try to start the car. So this is the engine, guys. See? So now we'll start. Let's see if there is still auxiliary sign on. So now it's not came the auxiliary battery. So nothing. This is the sign on list on this service. So now, guys, the complaint of the customer is solved. So thank you for your watching. So guys, if you like this video, please like our page and subscribe to our YouTube channel. So thank you. Bye bye.